So ayun mga Meg, successful yung ating nagawa, no? Ayan. Ayan, umiilaw mga Meg, it means ay tama yung ating paglagyan ng charger. So ayun na mga Meg, at na-install na natin yung ating charger sa ating motor. Yan ay charger ng ating cellphone. So try natin. I-on natin. Ayan. So ayun, at may switch. Ayun, gumagana. So dito natin ikinabit sa socket na ito mga Meg, yung ating wire na positive at dito yung negative. Good morning mga Meg, at welcome na naman sa ating panibagong vlog. For today's video mga Meg ay magkakabit tayo ng motorcycle charger, no? So ito ay kailangan natin mga Meg sa pang-araw-araw natin, lalo na tayo ay nagta-travel or mag-burn out. So tara mga Meg, at simulan na natin. Welcome sa aming channel, ang Migo Ilonggo. So ayun mga Meg, bago ang lahat, ito pala yung charger na nabili natin sa online shop, no? Ito ay nabili ko lang ng 89 pesos sa Shopee. At tara, buksan natin. So ayun mga Meg, no? At ito yung laman ng ating box. Meron tayo ditong charger port. So single lang pala yung kinuha ko mga Meg, no? Yung binili ko, tapos may switch. Yun. Saka meron sa dala ditong mga accessories na pang-ipit sa manibila. Pero baka din natin ito magagamit mga Meg, kasi wala tayong paglagyan, no? So magbubutas tayo mga Meg. So tara, at simulan na natin. So ayun mga Meg, no? At unang-una ay dapat baklasin muna natin ito, no? Para mahanapan natin siya ng magandang pwesto. So tara, at samahan niyo ako. Baklasan time na. So ayun mga Meg, at nabaklas natin yung left side ng ating motor, no? So yung motor natin pala mga Meg ay MIUI 125. So wala tayong paglagyan ng charger, kasi sarado yung manibila natin, no? So balak ko mga Meg ay dito na lang natin ilagay. Yan. So meron ditong bakante mga Meg. Dito tayo magbutas. So ito yung maging itsura niya mga Meg, no? Ayan, dyan. Yun, dito. Ayan, dyan natin ilalagay mga Meg. Bala ko sana dito ilagay mga Meg, kaso maraming katamaan sa loob, no? Kasi medyo mahaba yung likod ng ating charger. So dito na lang mga Meg, para safe. So ayun mga Meg, no, sa paglagay ng mga accessories kagaya nito ay dapat ang buo yung loob mo mga Meg, no, kasi talagang bubutasan mo yung parts na ito. Tsaka dapat ay mag-research din tayo mga Meg, no, bago tayo mag-install, para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung ating nabili. So ayun mga Meg, no, at binaklas ko na lang muna yung ating headlight at saka yung cowling ng ating motor, para mailagay natin ng maayos yung charger port ng ating motor, no, para malinis yung ating pagkagawa. Right, welcome back mga Meg, at time na para butasan na natin, no. So gagamitan lang natin mga Meg ng kutsilyo, kasi wala tayong ibang pambutas mga Meg, no. So dito tayo magbubutas. Yan. So dapat saktong-sakto yung pagbutas natin mga Meg, para hindi pasukin ng tubig o anumang residyo na katalsik din mga Meg, no. So ayun, at samahan nyo ako.
So ayun mga mig, at ito yung nagawa nating butas, no. So dapat saktong sakto siya sa ating charger. So itatry natin mga mig. Yun. At itulak natin. Yun. Mas maganda mga mig kung medyo mas skip siya, no. So ayun mga mig, no, at saktong sakto yung pagkabutas natin, no. So tingnan natin sa likod. So ito na siya mga mig, at ito yung sa likod niya, no. So lagyan na natin ng lock. May lock kasi yan mga mig, no. Yan, at ito yung lock niya mga mig. So ilagay na natin, no, para hindi gagalaw-galaw yung ating charger. So ayun. Okay, alright. Yes. So yung part na ito mga mig, dito, ito yung napili ko kasi walang tatamaan dito, no. Kahit gumalaw-galaw yung ating manibila ay hindi matatamaan dito mga mig, no. So ayun, proceed naman tayo mga mig sa paglalagay ng kanyang connection. So saan tayo kukuha ng connection mga mig? Siyempre dito sa kanyang ang accessories na naman. So dito tayo mga mig, oh. So tara at itatry natin. Alright. So ayun mga mig, at hanapin lang natin itong connection, yung socket na ito. Yung katabi niya ay ang malaki mga mig, no. Yan. So dito tayo magtatap. At hanapin lang natin yung kulay brown. Ito yung positive niya mga mig. Yung katabi niya ay yellow. So dyan din ako nagtap mga mig para sa ating voltmeter, no. So dito nakalagay yung ating voltmeter. So yung positive ng voltmeter natin ay dyan din nakatap. So dyan din tayo tatap mga mig. At yung ating negative ay dito natin ilalagay sa screw na ito. So ayun mga mig, at ito na yung dulo ng ating wire ng charger, no. So hiniwalay ko na, hinabaan, at ito yung positive at negative niya para makaabot yung positive niya dito mga mig at yung negative niya dun. So tara, simulan na natin at maitry na natin kung gagana yung ating charger. So bago niyan mga mig ay tanggalan muna natin ng balat yung ating wire, no. So gagamit lang tayo ng lighter kasi medyo manipis naman yung wire ng ating charger, at atin lang itong sunugin. Ayan. Yun. At yung isa pa. Ayan. Ayan yung isang technique din mga mig para kumuha ng balat ng wire, no. Ayan. So ayan mga mig, walang may naputol na wire, no. So lighter lang yung katapat niyan. So tara at ikabit na natin. So bago pala mga mig, para ma-sure natin na yung lagyan natin ng positive ay tama, so gagamitan natin mga mig ng tester. So meron ako dito mga mig na signal light. So try natin kung umilaw, at yan yung tamang paglagyan natin ng ano ng wire natin. So ayun, at isuksok na natin mga mig sa brown na kulay na wire. Yan yung positive niya. At try natin sa ground. Yan.
Umihilaw mga Meg, it means ay tama yung ating paglagyan ng charger. Yan. Yung ating positive ay isiksik lang natin dito mga Meg, no? Yan. Tapos ilock lang natin kasi maiipit naman yan mga Meg, no? Yan. So ayan na siya mga Meg. At yung ating negative ay lagay natin dito sa bandang screw sa may manibila. Dito tayo kukuha ng negative. So ayun na mga Meg, no? So ito yung maging itsura niya. Yan. So nakita nyo naman kanina mga Meg kung paano ikabit yung positive. So ginamitan din natin ng twister at umilaw. At saka yung negative niya mga Meg ay nakabit ko na rin, no? Yan. Diyan natin ilalagay yung negative. So try na natin mga Meg kung gumagana yung ating ginawa, no? So ayun, at try natin. I-on natin yung kanyang susian. So yan yung voltmeter na nilagay ko. So try natin kung gumagana yung ginawa natin mga Meg, no? Ayan. So may switch. So yun mga Meg, umiilaw. Patay. Ayan. At itatry na rin natin mga Meg sa cellphone kung gumagana, no? So ayun mga Meg, no, at itatry natin sa cellphone ng aking kapatid kung sasabog o hindi. So try natin kung magcha-charge. Meron tayo ditong charger na cord. Tapos try natin na isaksak kung gagana mamaya. Tapos off muna natin mga Meg, no? On natin yung susian. Ayan. So try natin i-on. Hoy, ayun, gumana ba? Din. Paano ba malaman na gumagana? Ayun. Yung parang power niya. Sige, try natin. Ayun. 59% gumagana. Pugi, oh. Mayroong pugi dyan, oh. So ayun mga Meg, at successful yung ating nagawa, no? Ayan. Yun, okay, alright. So ayun mga Meg, no, at meron na naman tayong natutunan sa vlog na ito. At sana ay may nakuha kayo kahit na kunting kaalaman man lang sa paglagay ng simpleng charger sa ating motor. So ito ay kailangan din natin mga Meg para sa ating araw-araw na pag-travel, no? So ayun, at naisingit ko lang ang ating vlog na ito sa pag-aayos ng ating motor sa paglalagay ng mga accessories. So yun mga Meg, ay hindi lang naman tayo gumagawa ng content, no, para lang sa ating mga manok at mga isda, kundi gumagawa rin tayo ng content mga Meg sa ating pagmumotor o sa ating mga iba't ibang hobby din mga Meg, no. So hindi lang tayo nakafocus mga Meg sa manok at isda mga Meg. So kailangan din natin na mag-upload ng iba't ibang klaseng video para magkaroon din ng taste yung ating channel. So ayun mga Meg, thank you so much sa panonood. Sana ay may nakuha kayo na idea. At kung gusto nyong mga video na katulad nito mga Meg, ay huwag nyong kalimutan na mag-subscribe naman sa aming channel. Pakiclick naman ang notification bell at pakilike ang aming video. So thank you so much mga Meg, at magkikita na naman tayo sa next natin na vlog. So good day sa ating lahat. Thank you.